Hi guys! This is One Handed Gamer bringing another reveal. So, kakatapos lang natin mag-reveal ng fridge. So, if you haven't watched the fridge reveal, andun yun sa YouTube channel ko. Do watch it as well. So, ngayon, another reveal tayo ulit. So, kasi marami nagtatanong, marami rin sa mga streams na ano ko, na pinapanood ko, kaila Kuya Hans, kaila Ate Teresa Gaming Hub, kay Kuya Ken, as well, nasabi ko na I have the PS4 Pro edition na limited, the limited edition na 100 million edition na transparent blue. So, yun yung ipapakita ko ngayon in this video or vlog. So, as you can see, ito, nung time na na-release siya, you could purchase the controller itself kung meron ka ng Pro. So, kung gusto mo lang ng another controller na kakaiba, so you could purchase it. So, I purchased it kasi isa lang yung controller na nasa loob nito. So, I purchased another controller. So, at least, terno talaga. So, kasi since nagamit ko na rin pala yung PS4 na to, na nasa likod na i-reveal ko, yung mga ibang items, hindi ko na nilagay sa box kasi some of the items, baka mawala ko pa yung mga tornilyo. So, ipapakita ko lang. So, ilagay ko lang muna to dito. So, ang ito, so, lahat siya kulay blue. So, ipakita ko lang. So, ito, ito yung stand niya. So, blue na blue siya talaga. Sa para same sila nung console. So, blue na blue talaga siya. So, dito mo lang makukuha yung kulay na yan for the ano. Tapos, meron siya yung ito yung kinakatakot ko mawala. Kaya inuuna ko na. So, ito yung sa stand niya na ilalagay niyo sa console. So, ayan siya. Yung ilalagay niyo, ikakabit niyo. So, for the vertical stand. Tapos, yung tornilyo, ito yung kinakatakot ko kaya inuna ko na itong out of the way. So, yung tornilyo niya, yan yung tornilyo for the PS4. So, ilagay ko na siya dito para hindi siya mawala. Kasi nakakatakot talaga siya. So, ilagay ko na siya dito para alam ko kung nasaan siya. So, lagay na muna dyan. So, ayan na siya. So, andyan na siya. So, yung ano, yung tornilyo. So, yun na yon. Yun na yung laman ng isa. Ito, controller. Pero, papakita ko rin sa inyo yung isa sa susunod. So, lagay ko muna siya dyan. Ito, this is the PS camera. Kasi nga, kapag binili nyo tong edition na to, lahat ng peripherals ng PlayStation 4, makukuha nyo na. So, ito, blue rin yung ano niya, camera niya, para ano, blue rin, para sakto talaga, suwak talaga siya sa ano nyo, console nyo. So, if you're the one of the lucky ones na ano, si Michael V, from what I know, na unbox niya na rin to, yung sa kanya is parang 19,000 over 50,000. Yung akin is malapit na pang 30 na mga 29,000 yung aking numero. Pero makikita nyo rin, ipapakita ko rin yun. So, ito yung camera. So, ilagay lang natin siya dyan. So, as you can see, tinago ko talaga yung ano, yung official packaging niya. Kasi nung pinurchase ko to, talagang yung retailer na pinag-anuhan ko, pinag-orderan ko, which is GameStop Arlan, talagang hindi nila binuksan. Pero kasi ako, hindi ko naman siya ibibenta, or kasi yung ibang tao nag-pre-order tapos ibibenta sa other sites. Pero sa akin kasi, personal use siya. So, sabi nila, can we see it? Kasi nga, ano siya talagang exclusive item. So, sabi ko naman, why not? Kasi hindi ko naman siya ibibenta. So, kung gusto nila makita, hinayaan ko sila mabuksan yung talagang actual box niya. Kasi hindi nila talaga bubuksan kapag hindi mo pinabuksan. So, ito yung plastic niya nung nilabas siya sa box.
So, as you can see here, this is talagang kulay blue siya. Kulay blue siya. Tapos, this is the only console na pro na 2 terabytes ang laman. Kasi normally, 1 tera lang yung ano. So, nung nag-pre-order ako neto, ang pinag-iisipan ko that time, kasi labas din ang Kingdom Hearts 3 limited edition at that time. So, sabi ko, kung hindi ko man makuha itong edition na to, eh, pupunta ako dun sa Kingdom Hearts 3. Pero, swinerte naman, naka-pre-order ng isa of the 100 million limited edition. So, yun na talaga pinurchase ko. At doble pa yung, kinatuwa ko pa, doble pa yung, ano, it has 2 terabytes. Tapos, meron pa akong additional na hard drive na 4 terabytes. So, it would be 6 terabytes altogether na merong PS4 ko, PS4 Pro ko, pero halos ubos na rin yung mga external hard drive ko kasi ang dami kong games sa PS4 na nilaro. So, as you can see there, ewan ko kung kita niyo yung logo. Andyan yung logo, may makikita kayo diyan. So, ang bigat lang niya kasi kaya hindi ko siya mabuksan para sa inyo. Malapit, pero try ko ilapit. So, yan yung logo niya. Tapos, yan yung likod. Sorry kung hindi masyadong kinakabahan magbuhat kasi nakakatakot mabagsak. So, ngayon, ibubuksan na natin siya kung ano yung mga laman. So, baba ko lang. So, kapag binubuksan niyo siya, ano siya, transparent talaga lahat nung item, nung box niya. Unlike dun sa mga regular na box type. So, pag binuksan nyo siya, ganyan, kakaiba talaga. Oh, transparent. Makikita nyo yung transparency nung box niya. Kasi nga, transparent daw. Makikita nyo yung loob. Yun yung market ng Sony that time. So, ngayon, so, ito yung console itself. So, pakita ko lang, nakakatakot lang siya. So, yung ano niya, yung clip nung ano, camera andito. So, ayan siya. So, pakita ko lang. So, ayan yung clip nung ano, blue din siya talaga. Blue na blue. Navy blue. Tapos, lagay ko lang to dito. So, tapos, ito yung controller. Itong controller ko, nilagyan ko na siya ng grip, yung ano, para hindi masira yung analog sticks ko, nilagyan ko na siya ng protection para hindi siya masira. So, kasi gusto ko i-preserve yung original na, kasi minsan nasisira yung sa analog. So, talagang nilalagyan ko ng grip cover. So, ganyan siya, transparent, nakikita niyo naman. Lapit ko lang. So, yan siya yung controller. So, ayan siya. So, cable. Yung HDMI, iniwan ko na. Kasi alam niya naman ang itsura ng HDMI siguro. Tsaka yung saksak. Pero meron akong saksak dito na pang US din. Pero, syempre, kasi nasa Europe ako, ang ginamit ko is yung sa European plug. Pero meron rin akong US plug dito. Kasi, limited edition nga to. So, bibiyan ka talaga ng 2 plugs. Kasi hindi nila siguro alam kung anong saan nila ipapadala tong PlayStation na to. So, bibigyan ka ng US plug din. So, tingnan nyo nga eh. Hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Andiyan pa, nakatali pa siya nung original 3 years or 4 years ago. Nandiyan pa rin siya. So, meron rin siya yung meron din siya dito, hindi ko na nagamit yung mic na supplied for the PS. So, transparent din siya as well. So, yun yung laman ng isang box. Tinatabi ko lang. Tapos, pagkatapos nun, eto, manuals. Manual lang.
kulay blue na manual. Tsaka yung standard na manual nila for other languages. Ayun yun. So, pero nung ano, nag-debate talaga ako kasi favorite ko ang ano, ang Kingdom Hearts. Nag-debate talaga ako what edition should I get. Pero no-brainer naman na ito. Pero kasi nga, limited edition to. So, feeling ko baka hindi ako makakuha nito as well. So, at least, parang ang inisip ko, kung hindi ko makuha, meron pa dyang Kingdom Hearts na limited edition din. Kasi mas gusto ko talaga limited edition kaysa sa standard. Pwede lang talaga yung PS5. Eh, mahirap talaga makakuha ng console, kaya nag-standard edition ako. Pero kung merong limited edition na ilalabas, baka mag-pre-order ako, trade-in na lang yung PS5. Pero let's see. So, ayun yun. Binabalik ko talaga siya sa original case. So, ito na yung final moment na ipapakita ko sa inyo. Ito na yung console na nung binili ko to, it was still a standard PS4 Pro. Dito is 450 euro. So, hindi ko alam kung magkano yun sa pesos or in other currencies. Pero purchased this for 450. So, sulit na siya for 450 kasi limited edition. Tapos, talagang limited quantities lang as well. So, ayan siya. Binubuksan ko na siya. So, oops! So, may dalawang bar dyan. So, itatayo lang ako. Sorry, kasi bubuhating ko siya. Oops! So, ito siya. So, medyo mabigat talaga siya. So, ito yung may dust cover siya. So, na PS na bronze. Kasi blue and bronze siya. So, ayan siya. Ganyan siya. So, tanggalin ko lang siya sa pagkakaano. So, nung ginamit ko nga itong PlayStation na to, makikita ninyo yung plastic andito pa kasi I don't want to remove all of the plastic. So, ayan siya. So, makikita nyo, hindi ko pa talaga, tinatanggal yung mga ibang plastic. Andyan pa siya. So, ayan siya. So, you have the logo of the PS4. Sorry about that. Tapos, ayan yung likod. So, makikita nyo talaga yung chassis niya. Ayan, dyan o. Oh, kita nyo. So, ayan yung chassis niya, tsaka yung PS5. Tsaka, ito yung numero na makikita nyo. Hopefully, makita nyo. So, hindi siya masyado malinaw. Pero yung akin is 29,572 over 50,000. So, ano siya, may numero talaga siya dito. Ayan yung makikita nyo. Tsaka kapag ginagamit mo siya, yung blue, itong gitnang part, iilaw talaga siya ng blue. So, yun siya. So, ayan yung PS4 ko, PS reveal ng Pro. I hope you do like the video. Sorry kung hindi masyado maayos, pero at least I'm doing my best regarding this vlogs. Pero ayan yung limited edition ng 100 million edition ng PS4 Pro na nabili ko. So, ito yung ginagamit ko for ginagamit ko pa rin naman ang PS4 ko for some of the games. Dito ako nagsimula ng ng mga live stream ko, pero ngayon since I have the PS5, yun na gamit ko, pero I still use this one. Kaya hindi ko siya pwedeng trade in kasi rare edition tong akin. So, I hope you do enjoy the video. So, kung please do hit that like button, subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa latest kong videos. Tsaka, hopefully
ano natin, ma-unbox na rin natin yung Cloud Strife, pero titingnan natin kung makuha na yung box. Pero this is One-Handed Gamer bringing another collection, and see you on the next one.